So, tapos na ako magluto. Ngayon naman, kinakain ko na yung luto ko. Kinain namin na turkey sandwich. Alam ninyo, ang buhay ng Pilipina ay mahirap na masarap dito sa Amerika. Kailangan malakas ang loob mo, matapang ka. May sariling mundo yung asawa ko. May sariling mundo rin ako. Nanonood siya ng TV ako naman. Nagsasalita mag-isa. Gagawa ng YouTube. Kasi naman, ibang lahi eh. Kaya, may hirap din kay pag-usap. Although marunong ako mag-English, pero ibang. May sarili siyang mundo, may sarili akong mundo. So, tapos na ako. Kumain. Ganyan lang. pag-uusapan natin yung ingay ng asawa. Kaya hindi ako naggagawa ng YouTube. Hindi ako nakakapag-record kasi maingay. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol dun sa pag-aaral ko sa driving. Kahapon, hindi na ako natuloy uling mag-practice kasi uminit ulo ng asawa ko. Sinisigawan ako. Eh, dahil nga sa ayoko ng siya lalo pang magali, ni-stop ko muna. Tapos kanina naman, nung pumunta ako sa supermarket, ako rin ang back out ng car. Ako nang nag-start. So, medyo marunong naman talaga ako, kaya lang yung confidence ko sa pagdadrive, hindi pa masyadong ganun kalaki. Kaya step by step. Kanina, nung pinatras ko siya, of course, ilagay mo siya sa reverse. Tapos, yung steering wheel lang, hindi ko masyadong ma-perfect. Kaya kailangan talaga mag-aral ako sa driving school. Ang kailangan lang natin talaga ay tiwala sa sarili natin na makakaya natin. Kung kaya ng iba, kaya rin natin. Lagi natin isipin. Bakit kaya ng ibang tao mag-drive? Ako kaya ko din. Bagoon ko yan. Alam niyo nung kumuha ko ng driving permit. Bago kasi kayo makapag-drive, kailangan nyo muna kumuha ng written test sa DMV. Kahit sa states yun. Kaya, nung nakapasa ako sa driving test, dun sa driving permit, tawag doon. Nag-take one ako. May video ako, hindi ako nakapasa nun. May video ako sa YouTube. Hindi ko lang na gawa uli yung time na kumuha ako kasi bawal ang camera. Bawal i-video. Nag-aral ako mabuti. Binasa ko yung book na galing sa DMV. Nung una, parang medyo na mawala na ako ng lakas ng loob kasi parang hindi ako nakapasa nung una. Kasi ang hirap. Mahirap yung written test din. Parang sabi ko, bobo ba ako? Ba't hindi ako nakapasa ng take ko? Pero hindi. Kasi hindi pa ako seryoso. Hindi ko sineryoso yung pag-aaral. At saka, hindi ko binasa yung book. YouTube ako ng YouTube. Dapat pala yung book talaga sa DMV ang basahin mo. Tapos, meron din madadownload na may question siya na sasagutan mo. Makita mo yun sa online. Yun, pag-aralan mo yun para makapasa ka sa test, sa written test. So, nung time na kumuha ako dito sa Las Vegas, alam niyo, bawat answer na nasasagutan ko, pumapalakpak ako.
siguro nakikita ako ng camera sa office na pumapalapak. Kasi bawat answer, di lang yun ng kailangan maka 20 points ka. Kasi 25 points yung... Ang question is 25 questions and then kailangan 20 makapasa ka na. So sa bawat question at bawat tama ko, pumapalakpak ako. Ako talagang lakas ng kabak. Kasi sabi ko, naku, paano kaya ako makakapasa ngayon? Kailangan kong may pasa nito kasi mapapangilitan na naman ako ng husband ko. Tsaka isa pa, kailangan ko talagang mag-drive. Bawat tama ko, palakpak ako. Tapos, yung questions na naroon, wala yung mga signs. Ang mga question is parang practical, pero kailangan mo rin talagang malaman kung ano yung mga laws, yung mga kailangan na gawin kapag ka nag-drive. Kung saan ka niliko, kung saan ka mag-stop, tapos may mga question din na mahihirap. Hindi ko lang kayang i-explain sa inyo, pero kung babasahin ninyo yung book sa DMV, maintindihan ninyo at kailangan meron kayong tao na mag-e-explain sa inyo na nagda-drive talaga. Kasi kahit nabasahin mo siya ng basahin, hindi mo siya maintindihan kung hindi ka talaga naka-experience mag-drive. At saka nakatulong din sa akin yung pagsama-sama ko sa asawa ko dahil nga meron na kami car na nagda-drive mo siya. So, alam ko na kung paano yung pag-liko, paano yung pag-stop. May mga bagay na dapat na ingatan. Yung mga lanes, right way. Marami. Dami-dami sa book. Yun, kapasa ako kasi di na sa 19 points na ako. Kabang-kaba ako. Yung one last na questions, sobrang kaba ko kasi true or false lang naman yung isasagot mo eh. Merong mga true or false, merong hindi. Alam nyo na yung sa last questions na kailangan na isa na lang makapasa ako, doon ako lalong kinabahan. Ang hirap dahil may question doon na hindi ko talaga alam, wala talaga akong kaalam-alam. Pero may idea ako kasi parang natandaan ko na nabasa ko sa book yung question na yun. So, ang sinagot ko, true. Parang tungkol yun dun sa truck. Hindi ko ma-explain kasi hindi ko talaga matandaan na eh. Pero nung 19 questions na nandun ako sa 19 points ako, 1 point na lang pasado na ako. Sabi ko, Lord, tulungan mo ko. Isa na lang po, makakapasa na ako. Sana po tama po yung sagot ko. True ang sinagot ko. Pero yung nasa puso ko, talagang sabi ko, baka false. Pero hindi, true siguro. Kasi ang number one na tip pala, pag kumukuha ka ng test, huwag kang magmamadali. Basahin mo ng 5 beses yung question, tapos huwag ka munang magsagot. Kasi nung unang take ko, hindi ako nakapasa kasi nagmamadali ako. At saka parang excited ako na makakapasa agad ako. Pero hindi ko alam na hindi pala ako makakapasa ng time na yun dahil nagmamadali ako, hindi ko naiintindi yung question. Sa sarili ko, akala ko makakapasa ako pero hindi mo na ako nakapasa. Kaya itong time na to, yung pangalawang pagkuha ko, ang feeling ko naman, opposite. Ang feeling ko, hindi ako makakapasa. Parang hindi ako makakapasa. Feeling ko yun, ha? Parang nawala yung confidence. Parang hindi ako makakapasa. Pero kabalik tara, nakapasa na ako noong second. Itong time na to na pagkuha ko. So, the last question, sabi ko nga, God, tulungan mo ko. 19 na yung score ko, isa na lang. Kailangan kong maipasa to. Grabe! Alam niyo, pagsagot ko, true. True sagot ko, true. Like, oh my God. Wow, pass! Nakalagay doon, correct. Oh, Diyos ko. Sobrang saya ko. Para akong nanalo sa loto. Dahil sa dami ng mga nakasabay ko, lahat sila, ha? Ibang lahi. Iba talaga mga Pilipino, matatalino, no? Na ako lang ang nakapasa. Ako lang talaga. Kasi tinanong ko yung babae doon sa office. Sabi ko, are they passed? Did they pass? Sabi ko,
hindi daw. Sabi ko, oh my God, ang swerte ko talaga. Sabi ko talaga, iba talaga pag nasa Panginoon. Nakapasa ako. My God, nakapasa ako. Sobrang saya ko. Sobrang saya ko. Kasi parang nanalo ka sa loto eh. Pagka nakapasa ka sa pagkuha ng test, eh, written test. Kasi dito sa Amerika, dito sa Las Vegas, mahigpit. Napakahigpit dito. At noong time na nakapasa na ako, so, ay test na, nakapasa na rin ako. Tapos, madali nilang na-send yung aking card o yung bago kong ID. Kinuha nila ko ng picture. Tapos, driver's permit na. Meron akong driver's permit. Nandun sa Brooklyn driver's permit. Maganda siya. Magandang klase yung driver's permit niya. Pakita ko na lang sa YouTube o sa video ko. Yung pagkuha ko ng driver's permit, so yan, pwede ka nang magpaturo mag-drive or pwede ka nang umawak ng manibela. Eh, marunong naman ako ng konti. Kaya lang, sa tagal ba naman, 2012, eh ngayon 2021 na, gaano katagal. Hindi man ako nakahawak ng matagal sa ng steering wheel o ng car. Kaya ngayon pa lang, para akong grade 1 na nag-uumpisa pa lang. Sabi ko, ilang taon na ako, parang ano kaya ang plano ng Panginoon? Bakit kaya kailangan ko pang mag-umpisa uli? Sabi ko, parang nag-umpisa pa lang ako ngayon na alamin ko yung magiging buhay ko dito sa Amerika. Kaya sabi ko, kahit na maraming mga kaguluhang nangyayari ngayon sa mundo, kahit may mga pandemic, positive pa rin ako. Kasi kapag nasa Panginoon, kalagi kang maging positive. Kaya ngayon, nung time na ako eh, nag-start ng mag-drive. Ang goal ko ngayon is mag-aral ako ng mag-aral. And then, kukuha ko ng driver's license. So, yung actual na driving test. Pag nakapasa na ako doon, so meron na akong driving license. And then, magdadrive na ako ng sarili ko. Hindi na ako mapapatid sa husband ko. At saka, mas maganda yun, may katulong siya. Meron siyang katuwang sa pagdadrive. So, yun lang, mga tips ko sa mga Pilipino, sa mga kababayan dyan sa Pilipinas na wala pa rito sa Amerika. Yung buhay natin dito sa Amerika ay hindi talagang madali. Marami rin mga Pilipino dito. Kaya, sa biyaya ng Lord talagang ngayon ay magpapasalamat ako. Kaya sa susunod na gawin ko ay hindi ko lang alam kung pwedeng i-video yung sa driving school kasi medyo mahigpit eh. Pero kukwento ko na rin sa inyo mga kababayan. Okay? So siguro mahaba na itong aking ginawang video. Huwag niyo kalimutan mag-like, subscribe, and mag-comment sa aking YouTube channel. At lagi ko tayong mag-pray sa Panginoon at ang Panginoon yung tutulong sa atin. Ano man yung mga plano natin sa buhay. Marami pa po kong gawin ng video. Nakasulat na sa akin notes. Kaya abangan ninyo. Bye-bye. God bless you all.